Hello, what's up? This is Gottman back again for another unboxing video. This time, try natin yung bagong brand. Actually, bago sa akin to kasi first unboxing ko to ng brand na to, Itel S23 4G. Okay, so for expectations lang, ito na muna, basahin na muna natin yung nasa box sa umpisa para ma-set nyo lang yung expectations nyo, okay? Sasabihin ko na rin yung opinion ko along the way, alright? Dating gawe kung nasanay na ka rito. So first of all, ang kanya, itong variant na to ay 8GB, hindi po yan 16GB, hindi po totoo yan. Wag na wag kayo magpapadala sa marketing na 16 na yan kasi kasama yung extended RAM, ha? Okay? Truth is, 8GB lang po ito, 128GB na storage. Period. Yun yun. Wala, hindi yan totoo. Marketing lang po yan. 50 megapixel AI camera. Good. 6.6 inch HD Plus. So this is 720p with 90 Hz. Take note, 90 Hz. 90 Hz water drop full screen. So water drop lang po siya. Yes, may kalumaang design. So, pero I think hindi siya enough reason para i-hate. Kasi okay pa rin naman yan. Nag-iinarte na lang yung iba dyan. 5,000 mAh battery. And USB Type-C, which is good. Pero Type-C na, 10 watts lang po yung charging niya. Base rito. 10 watts. Okay? So, let's see. For the first time. Woo! Alright. Okay, so. Ito yung smartphone. Mamaya na yan. Konting suspense. Dumana tayo sa accessories para hindi na natin kailangan balikan ang accessories niya. Meron po siyang kasamang case. Hard case po siya. Hindi siya jelly case. So, good. Okay, this is cute kasi wala siya yung dito sa gilid. Dito lang sa taas ang mayroong parang kapit. So, ang feeling sigurado nito is manipis. Feeling ko lang. Ang kanyang warranty literature, bang sundot ng SIM card, charging cable and data cable na rin at the same time. Okay, USB Type-C, that's nice. Uy, may libreng headphone, headset. Ano ba ito, headphone or headset? Mukhang may microphone naman. So, mabihira na ito, ha? At yung ano pa, yung malambot na tip. Hindi siya yung sinaunang design. Kulay pula. This is nice. So, good news, meron po kayong free na earphone or headset. Kung may microphone to headset eh. And finally, the 10 watts charging brick. So, 10 watts slow charger po ito, expect na. So, ito po kasama sa box. Yan na po lahat yun. Okay? Continue na tayo. Let's go! First, may nakasulat din dito. Pinagpipilitan talaga nila ng 16GB. 8GB nga lang! So, tanggalin na natin. Nice. Ang tagal ko rin di nakapag-unbox ng smartphone, ha. Tingnan mo natin bago buksan. So, flat edge po siya. Yes, yung nauuso na ngayon na inumpisahan ni iPhone. Flat edge, flat edge, flat edge. Pero hindi siya matalas na edges. Meron siya medyo may pagkakunting rounds sa paligid. Tapos, hindi rin siya glossy. More on metallic na paint job, ano. Hindi siya fingerprint magnet and dito lang yata sa part na to, yes. Medyo fingerprint sa may bandang camera. And speaking of the camera, this is 50 megapixel. Oh, supposedly, dual camera siya. Dual camera lang kasi this one is a flash. This one is just a design dummy. So, 50 megapixel siya and isa dyan, I'm sure, 2 megapixel. So, ika-count lang po natin siya na isang camera lang talaga. Single camera kasi yung second camera is 2 megapixel, which is as usual, repeat after me, basurang camera. Sa mga magre-react dyan, ulitin ko, yung spare parts na po yan is nasa 100 to 200 pesos lang po yan. That means wala po talagang halaga yan, hindi po yan talaga nakakatulong sa image processing. Yung 50 megapixel lang talaga dito ang totoong camera. So 50 megapixel isang camera lang yan. Sa design, dual camera. Okay? Para lang malinaw sa mga baguhan dito sa channel. Baka kasi hindi kayo sanay sa real talk. Just ano lang, consideration lang sa mga baguhan. Baka magulat kayo eh. Andito sa kanan yung fingerprint and the power button. Andito rin yung volume rocker. Sa taas, wala po nakalagay. Pero I like the texture. Alam nyo ba, ang ganda yung texture nyo talaga. Medyo gusto kayo. Alam mo yung feeling na medyo premium. Okay? Anyway, dito sa kabila side, andito yung kanyang SIM tray slot. So, buksan na muna natin. Yun. This is, uy, good, that's good. So, dual SIM card po siya with dedicated, wait, malasek, with dedicated micro SD card slot. So, try natin kung gagana ang VoLTE ng dito SIM card dito. Dito SIM card. Okay. So, buksan natin for the first time ulit. For the first time. Uy, ang ganda ng pagkapula. Solid, buhay na buhay. Powered by Android, Itel. Nice. So, yun. Itong itsura niya for the first time na binuksan.
Oh, gumana agad andito. So, gumagana po andito SIM card at meron po siyang VoLTE support. So, directly, gagana na andito SIM card. No issues. Activate agad eh. So, dito sa kaliwa, okay, ganun din siya. Dito ang mga notifications. And then, sa kanan, andito yung mga toggles. Alright. Alright. Nice. In fairness, supported niya ang 5 GHz. So, 2.4 GHz and 5 GHz, parehong nadidetect po niya. Matic. Out of the box, nadidetect na agad niya. Yun, connected na agad. So, una, checkin mo natin itsura ng settings niya. Okay. Parang Infinix. Parang Infinix yung feeling ko. Wait. Tingnan natin kung anong Android version. Hindi ako aware kung anong Android version ito. Android 12. Okay. Security update niya is noong April 5 pa. I wonder kung may system update siya ngayong buwan. Mamaya, malalaman natin. Kaka-connect lang natin sa Wi-Fi. CPU niya is T606. So, this is actually a 2.2 GHz yata ito na, no? Na chipset. Pero, single core lang yung graphics niya. So, yeah. May konting expectations na ako sa kanya kung anong pwede nating makita na performance. Try natin kung meron siyang wireless debugging. Okay. Dito po ang developer option. 7 times silang pipindutin. Like that. And then, labas. System. Developer options nandun sa system nga. Check ko lang po kung meron siyang wireless debugging. Ayun. Meron siyang wireless debugging. Very good. So, may magagawa tayo. No? Pag gusto natin i-apply yung Shizuku tricks na ginagawa ko lately. Memory is 8 GB. Free 0.7 gamit natin ngayon currently. Wala pa ako masyadong inopen ng mga features. 2.5 GB na agad ang nakain niya. So, ang free na lang is 5.7 GB na memory. As for the camera, yon for the first time, try natin kung gaano ka realistic ang kulay. Ang tingkad ng kulay, ha? So, ito muna. Sa pictures muna tayo. Ito yung portrait mode niya. Ito yung may bokeh effect. Actually, in fairness, okay naman. Pero kita natin, oh, hindi malayo sa perfect yung separation niya ng background at foreground. And may konting labnaw. Sa selfie pa lang po ito, ha? Selfie. Dito rin, oh. Medyo nadamay niya doon, oh. So, dito medyo malinaw ng konti yung patas. Bigla lumabo rito. Detection niya ng background, medyo malayo sa pagiging pulido. Pero okay na rin. Usable, good. Next is, ito naman yung hindi portrait mode. Yung normal na AI camera lang. Actually, okay-okay siya, decente. Pwede na, goods. And malapit sa realistic yung kulay nung pula nung laptop and kulay ng balat ko. Maitim ako. So, goods na. Pwede na. Ito yung normal na, again, the AI camera niya. Hindi ganun kapulido yung details pero maganda yung kulay. So, acceptable din. Pwede na rin. Pwede na yan. Ito maganda kuha dito. Kuha niya yung details. May konting ano lang, no? May konting noise lang. Pero overall, ito kuha niya eh. Overall, good. Good. Nasa ano siya? Acceptable, acceptable or average na kuha. Okay na siya. Okay na yan. Okay? Try naman natin sa video. Lipat muna tayo sa video. Kaya niya is hanggang Full HD Plus 1080p. Good. Pero I assume this is just 30fps kasi since wala yung option for 30 to 60. So, by default, 30fps lang po talaga siya. Try natin, mabilis lang sa video recording. Di low light lang po. Kamusta naman yung audio? Tapos konting panning. Hindi ba nagbe-blurred yung video? Mukhang medyo konting ano, no? May konting delay and may konting blurring. Pero pwede pa naman yun. Acceptable. Okay, try natin magpalit-palit ng focus. So, focus. Tapos, lipa tayo doon. Oh. Tapos, try natin. Focus. Alis yung subject. Okay, focus. Hop. Oh. Hop. Okay. Okay, may konting... Okay na din. Acceptable na rin yung switching ng focus niya. Hindi na masama. Pero medyo shaky, no? Nakaupo pa lang ako nito. Normal lang na shake ang ginagawa ko. Hindi na malayo sa stabilization. Wala, mukhang wala siyang video stabilization. Pero okay lang yun. Kasi tandaan natin, nasa budget smartphone lang po tayo. So, yun. Lapit. Layo. So, nahihirapan siya. Mabagal yung focusing niya. Oop. Layo. Lapit. Yun. Okay. So, as for the video, I think acceptable naman siya. Medyo shaky lang ng konti, pero overall, I think katanggap-tanggap naman siya pagdating sa kanyang price tag, okay? Also, ito po yung iba pa mga feature niya nakasama sa camera. Short video, meron tayo. A video na normal, of course, the photo, the portrait mode, yung may bokeh effect. Super night mode, siguro try natin sa full review na lang, yung detalyadong review version.
kung okay yung kanyang super night mode. And ito pa po yung iba pang mga features ng camera niya. AR shot ultra HD. Tatry natin yan. May pro po siya, panorama, timelapse, and HDR. Alright? So, sa full review po yan, abangan nyo. Anyway, yung ibang mga test muna bago tayo tuluyang matapos sa video. So, initial test muna tayo. Unang test. Initial test pa lang po ito ha. Siyempre, test ko pa ito sa mga susunod na araw. Pero ito muna initial test sa CPU throttling test. 36 degrees Celsius. Start tayo. Start. So, balikan ko kayo after 15 minutes. Alright? Uy, maganda ang unang impression niya. First 15 minutes, sobrang stable po niya. May kababaan nga lang talaga yung total score. Yung GIPS niya is average 111,000 to max niya is 114,000. So, dyan pala makikita natin na hindi talaga siya for gaming. But don't worry, initial test pa lang po ito. Pero look at that. Stable po. Hindi siya nagdi-dip, hindi siya nagtatrattle. So, that's good sign na pwede naman siyang gamitin sa pang-araw-araw na hindi agad siya nag-overheat at stable yung chipset. Sa score lang talaga medyo mababa, no? And maximum temperature 38, kanina nag-39 yan saglit, pero yun na yung pinakamataas niya. Again, initial lang po ito, huwag nyo po muna i-finalize yung mga decision nyo. Abangan nyo yung full review nito, okay? So, for now, yan na lang muna sa unboxing and first impression. Overall, as for the design, actually feeling ko parang medyo semi-premium siya ng konti. May counting, medyo nasa average yung bigat, hindi na masama. And gusto ko rito yung part na hindi siya fingerprint magnet. And then yung screen, not bad, buhay naman kahit paano. The camera, vivid yung kulay, kaso nga lang alanganin sa overall focus, mabagal ng konti yung focus, tapos yung stabilization niya medyo walay, so doon lang ako medyo na negative. Pero I'm guessing hindi nyo to bibiling para sa camera. Ang pinakahabol nyo dito is kung okay ba siya sa multitasking, so on and so forth, and maybe budget gaming na rin po, for the purpose of budget gaming na din. Okay, so yun. Yun na muna. Again, first impression pa lang to. Abangan nyo yung detalyadong review. Again, this is Itel S23 4G. Don't forget to subscribe, like, and share para ma-notify agad kayo pag available na po yung detalyadong review nito. Hanggang dun lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.